gusta. May bagong araw, may bagong laman. Pero nga pala sa aking YouTube channel. Ngayon, ang gagawin ko ngayon ay kung paano nga ba tamang pag-curve ng brim ng sombrero. So, ito, nabili ko siya sa ano, sa marketplace ng Facebook. So, Wisconsin ata tayo, Wisconsin Badgers. By, ito yung ano, etiketa niya. And front row. So, medyo bagong-bago pa siya. So, yung issue lang talaga niya dito is ito, yung brim niya. Kita niyo naman siguro. Yan o. Hindi ko alam kung may bali ba siya o tupi. So, yung sa ilalim naman, yan, nakita niyo. May mga mansya siya ng itim. Kasi nga yung unang vlog ko. Eto, diba, ginawabas ko nga ito. So, syempre, may natira. Tinay ko dito sa brim ko. So, yun. Kahit paano umiting naman siya. Oo, umiting. Oo, faded pa rin siya. So, ayun. Susubukan ko siyang i-curb. Kung magagawa ng paraan. Na-try ko na rin siya ibenta sa mga, ano, sa Facebook groups na mga, ano, nagsasumbrelo. So, hindi talaga siya na talibili. Pag nalaman nila yung issue, yung bali ng brim, yun, maayaw agad sila. So, ayun yung kita niya. Ito yung bali niya. So, magawa natin ng paraan, sana makurve natin siya. So, una gagawin ko, siyempre, paplansyahin ko. Baka, kumubara maging, paplat muna natin siya ng ganito. So, kuha muna ako ng plancha. A few minutes later. So, ngayon, paplansya na ako. So, may mga bata dyan sa inyo, mas mabuti sa kwarto na lang kayo gumawa. Siyempre, mahirap na baka mapaso yung bata eh. So, ayun, tatay natin siyang planchahin kung magagawa siya ng paraan. Siyempre, dito muna sa harap. So, ginagamitan ko siya ng tela para hindi siya direkta sa brim niya. So, sana maplansya natin ng maganda. Hindi pa siya gano kadiretso o kapantay yung mapantay yung tiyempre yung tupi niya. Na-try natin siyang pantahin. Medyo okay naman siya na. Pero dito pa rin yung bali niya. So dito sa likod naman, kita naman yung bali niya talaga dito. Patry natin sa harap o kaya sa likod niya. Try natin sa likod i-plancha. So, ayan, medyo pantay na siya, no? So, ayan, kita na naman pantay na.
nandiyan pa rin yung body niya. Eto. Hindi nawawala. So, tatry na natin siya i-call. Nilagpigin ko lang ng plancha. So, yun nga. Tapos na tayo mag-plancha. Subukan natin siyang i-call. Sa pagkakulog naman siguro, wala naman siguro ano, tama o mali sa gagawin natin kasi tayo naman din yung magsusuot nun eh. So, kanya-kanya lang talagang ano yan, diskarte, kung paano natin i-call. Kasi syempre, diba, yung iba gusto, padahat-hat yung kulit. Katulad na ito. Ganyan. Tuping-tupi talaga siya. So, yung iba naman, sakto lang naman yung hindi siya ganong naka-curve tulad na ito. So, ito yung curve ko rin ito. Tatry ko lang din siya i-curve. So, ngayon, yung gagawin ko, ikakurve ko na siya. So, yung ginagawa ko kasi pa nag-curve. So, masahe-masahe muna, syempre. Sa gilid-gilid. So, ayan. Siyempre, mas importante pa rin dito sa gilid. So, huwag masyadong, ano, bigla. Tamang masahin lang sa, ano, sa curb. Para mag-cause siya ng, ano, sa mga, sa gusto natin ng, ano, sa gusto natin ng style ng curb natin. Ako kasi gusto ko yung medyo ano eh, semi-curve na, parang padadhat na, pero hindi naman masyadong tupi. Hindi naman masyadong curve. So, syempre, eto, saka mo na rin siya sa pag-curve mo. Siyempre, medyo taganon lang din natin para yung epekto naman yung pagmamasahe natin sa brain natin. So, yun guys. Hindi ako expert pa pagdating sa pag-record na ito. So, itatry ko lang din siya ngayon. Kung anong mangyayari. Kung i-epekto ba yung pag-record ko. Kasi may bali itong brim eh. So, ayan. So, medyo nakukurve na siya na kumpara dito sa isa. Yung mamasage ko pa yung brain ko. So, pwede rin naman ganito. So, yung kita niyo naman, dito pa yung body niya. So, dito talaga yung mahirap siyang i-curve eh. Tatry ko muna ulit. So, ayan. So, ayan, medyo curve na siya, no? So, yung iba, nilalagyan nila ng goma yung brim nila. Pagkatapos nila, mag-curve ng brim. So, ganito yung nakikita ko sa
Ito yung nakikita ko sa iba. So, ayan. Lalagyan nila ng goma ang ganito. So, ayan. Dito. Ganyan. So, syempre, parang naman, ano, mas effective yung pagkatapay nila ng brain. So, na-try ko na rin siya dati. Ayan, ganyan. Tapos, syempre sa harap. So, ayan. So, ayan yung magiging itsura niya, no? Kapag medyo may goma siya, gumawa ko ng ano, hulmahan niya. So, papakita ko lang sa inyo. So, eto yung isa. Tapos, eto naman yung isa. So, medyo maliit lang siya. Alam ko meron na ito sa mga, yung galon. Maliit na galon lang ito eh. So, yung laman na ito. Ito lang siya. Puro basyo lang siya ng ano. Nang salbutan mo ito. So, ayan, nakikita na naman. Ginawa ko lang ng paraan. So, ito, kung kulma ko rin ito ng brain. Ito, laman niya. So, sa may mga asma dyan, alam niyo kung anong tawag dito, syempre. So, ito yung ginagawa ko pang kulma ko. So, ito yung sinusuntan kong guhit para maging pantay yung gagawin kong pag-curve siya. Ang kinaganda kasi dito, kahit makalimutan mo siyang tanggalin, hindi siya ma-stretch ng sobra. Kahit tatlong araw mo siya iwan dyan, o ilang araw. Kasi nga ano eh, kita nyo naman malaki yung ano niya. May ano siya, ikaw nga may protection sa sailalim. Para di siya sobrang sa stretch. So, kung may pambuga kayo, siyempre bugahin nyo ako kasi wala na akong pambuga. Mas mainam yung para mas effective talaga yung ano mo. Pag-cork mo ng brain mo. So, eto. Ito yung ginagawa ko. May na-try na rin akong i-curb na ano. Na sombrero. Kaso nabenta ko na eh. Ano siya? Indians. New Era Indians. Close cup naman siya. So, yun, nagawa ko naman siya ng paraan. Hindi, nabenta ko siya. So, ayan. Kita niyo naman, di ba? So, ayan. So, pwede mo siya itayo. Kahit iwan mo yan ng tatlong araw. Hindi yan mag-i-swap, hindi yan magiging dadahat. So, eto naman. Pangkulma ko rin ito ng brain ko. So, eto, tatry ko naman ito. Ito. So, hindi naman siya masyadong curve, diba? Ah!
less, mas mainan kung mabubuga nyo siya para matikas talaga yung dream nyo pagkahulma nyo na ito. So ayun, tama, masahe lang naman sa dream nyo eh. Huwag mo lang siyang bibiglayin para ano, hindi masira yung dream mo. Huwag masyadong malakas. Pinaka-sensitive sa sombrero yung dream eh. So ayan. So ayun, sana makatulong yung panghulma ko ng brain. Budget minu nga lang talaga. Kung may pambili naman kayo, diba? Why not? Bili kayo, pumili na lang kayo ng bag. Ng bagong panghulma. O, kasi wala akong pambili. So ayun. So, bala ko na ito, baka ano, tatlong araw o dalawang araw tatanggalin ko ito. Titignan ko kung effective siya. So, three days later. So ngayon, tingnan natin yung kinurb natin na ano, bring ng sombrero. Halos tatlong araw ko rin siyang ano, hindi tinanggal dito sa ano ko, kulmahan ng bring. Tingnan natin kung ano, may pagbabago ba sa bring natin o wala. So, ayan. Nandiyan pa rin yung body niya, no? Pero, kita naman na, ano, na-curb natin siya. Diba? Saka hindi pa siya naging, ano, dalhat. Kahit matagal natin siya dito ng gal. So, nakikita na double purpose ng ano ko ginawa kong kalmahan. Nagaan din ang guha mo yan. So, ito na yung isa. Hindi pa kahit hindi mo siya tanggalin ng ilang araw. Hindi siya magiging ano, dadhat yung tapi-tapi talaga. Yung pagkakakurve niya na ano, sa brim niya. Kung may pambuga kayo o portless, pwede nyo natin bugaan. Para talaga nga na maging permanente na yung curve niya. So ayun guys, sana nakatulong yung ginawa akong pag-curve sa brim natin. Sa brim ng sombrero ko. Yun lang, maraming salamat.